Digmaang pandaigdig, mapasahin papawid man, sa karagatan o sa kalupaan. Isa sa pinaka nakakakilabot na pangyayari sa kasaysayan at posibleng mangyari sa hinaharap. Ang pagsiklab nito ay nakasalalay sa kamay ng mga leader ng malalakas at makapangyarihang bansa. Paano kung magkaroon ng World War III? Yan ang tatalakayin natin ngayon sa video na to, pero bago natin simulan ay maaari mag-subscribe muna kayo at pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na video. Ang digmaang pandaigdig ay hindi na nakakapagtaka dahil ito ay inihula na sa banal na kasulatan o Biblia. Ngunit ano nga ba ang mga sanhi nito? Maraming pwedeng maging sanhi ang digmaan. Isa na nga rito ay ang hidwaan ng bawat bansa. Ngunit mas madali nating mauunawaan sa paggamit ng main acronym. Ito ay ang militarismo, pagpapalakas o pagpapaigting ng sandatahang lakas ng isang bansa sa pamamagitan ng pagpaparami ng armas at sundalo. Alyansa, isa o higit pang kalipunan o kasunduan ng mga bansa o partido na sumusuporta sa isang programa, paniniwala o pananaw. Imperialismo, isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o pagkontrol na pangkabuhayan at pampolitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Nasyonalismo, tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa sariling bayan o bansa. Ang main acronym na ito ay ang mga pangunahing dahilan sa pagsiklab ng digmaan. Ang malaking pinsala na dulot ng digmaang pandaigdig ay ang pagkawasak ng mga ari-arian, pagkawala ng pangkabuhayan ng mga mamamayan, pagkasira o pagbagsak ng isang bansa at maraming buhay ang mawawala. Ito nga ay isang malaking dilubyo para sa isang bansa, lalo na sa mga bansang mahihina at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Kung ikukumpara natin ang malaking pinsala na idinulot ng World War I at World War II, ay hindi nito matutumbasan ang pinsalang idudulot ng World War III. Isipin mo na lang kung gaano kalakas ang atomic bomb na winasak ang dalawang syudad na Hiroshima at Nagasaki sa Japan. Ang atomic bomb ang pinakaunang nuclear weapon na ginamit ng Amerika laban sa Japan. Kung ang atomic bomb ay kayang magwasak ng isang syudad, ano na lang kaya ang nuclear weapon natin ngayon? Gaano kaya ito makapaminsala? Ilang syudad ba ang kayang wasakin ito? Sa panahon ngayon, hindi lang isa o dalawa ang total nuclear weapon sa buong mundo, kundi nasa 16,000 nuclear weapons at 2,000 dito ay ready to launch na within minutes of warning. Isipin mo na lang kung lahat ng ito ay sumabog sa mundo. May makakaligtas kaya? Ang dalawang magkalabang alyansa ay ang Russia, China, North Korea at Syria laban sa USA, South Korea, Japan at UK at posible ring tumulong ang Canada. Ngayon tingnan naman natin pagdating sa military strength. Ang USA ay isa sa may pinakamakapangyarihang military sa buong mundo na may 1.4 active troops, 13,892 aircrafts, 8,848 tanks at pinakamalaking naval fleet sa buong mundo na binubuo ng 288 battleships na may 300,000 active personnel. Ang USA nga ay may budget na 10 times kumpara sa Russia na nagkakahalaga ng $577 billion, habang sa Russia naman ay $60 billion lang. At kahit pa pagsamasamahin ang naval fleet ng Russia, China, North Korea at Syria ay hindi ito uubra laban sa naval fleet ng USA. Pagdating naman sa nuclear weapons ay mas lamang ang Russia
na may total na 7,300 nuclear weapons, habang sa USA naman ay nasa 6,970. Ayon pa kay Donald Trump ay nag-tweet ito tungkol sa paglakas ng military power ng USA. Ngunit ayon naman kay Vladimir Putin na ang Russia lang ang may kakayahang wasakin ng Amerika sa loob lang ng kalahating oras sa pagpindot lang ng isang button at isang hudyat lang ang hinihintay para pindutin ito. Kaya kung pagtatagumpay lang ang pag-uusapan, ay nakadepende ito sa kung gaano kabilis ang pagpindot sa isang boto ng nuclear weapons. Ngunit, ano ba talaga ang pagtatagumpay? Sino ba ang magwawagi? Anong bansa ang mananalo sa digmaang ito? Kumpara noong World War I, halos 18 million katao ang nasawi. At 75 million naman noong World War II. Gaano pa kaya kalaki ngayon kung iisipin mo? Anong bansa kaya ang magwawagi sa digmaang ito? Ang sagot dyan ay wala. Kung mangyayari man ang digmaan ngayon, bukas o sa susunod na linggo o buwan, walang makakatakas at walang magwawagi. Mawawasak lang ang bawat bansa dahil sa mga nuclear weapons at pati na rin ang magandang kalikasan dahil sa matinding kemikal na lason o radioactive na sanhi ng nuclear weapons. Ang buong mundo ay masisira lang at ang mga ilog ay mapupuno ng dugo. Ang mundo nga ay hindi na magiging katulad pa ng dati. To win at war is to lose at peace. At kung gusto nating i-enjoy pa ang buhay at ayaw nating mangyari ito, kailangan nating mag-focus on winning at peace. And always remember, the only way to win World War III is to prevent it. Maraming salamat po sa panonood. Sana po may natutunan kayo sa video na to. At please huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng like, i-share ang video na to at mag-subscribe.